Paging Dr. Gary C., please proceed to the geriatrics department. Emergency, emergency. Paging Dr. C., emergency, emergency. Hello po! Ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa mapanghi na ihi. Abay, lahat naman yata pag umihi may amoy, di ba? Pero ang pag-uusapan natin yung matindi, napakapanghing ihi o yung tinatawag nating smelly urine. So yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo mag-umpisa, bigyan ko muna kayo ng isang katanungan. Sa palagay nyo, sino ang mas mapanghi ang ihi? Lalaki o babae? Ano sa tingin nyo? Ano? May magsasagot yan na babae? May magsasagot na lalaki? Aba, mamaya, bago matapos ang ating lecture, sasabihin ko sa inyo ang tamang sagot. Pero ngayon, pag-usapan muna natin, natural ba sa isang tao na mapanghi ang ihi? O may amoy? Natural, di ba? Natural naman na may amoy ang ihi. Pero, may mga tao na medyo baka naman senyalis to na meron po kayong sakit na dapat bigyan ng pansin. Bagamat majority ng mapanghi ang ihi ay may kinalaman lang sa number one, maaring kakulangan ng pag-inom ng tubig. Number two, sa mga kinakain nyo. So yan yung pangkaraniwan na dahilan o sinasabing majority ng dahilan ay may kinalaman sa kakulangan ng pag-inom ng tubig at sa mga kinakain. Pero meron po mga posible na sakit pala na malalaman nyo lang sa amoy ng kanyang ihi. So yan ang ating pag-usapan. So huwag na tayong magpatagal. Let's start with the lecture. So ano mga causes ng smelly urine? Una, nabanggit ko, dehydration. Alam nyo po ba na pag ang isang tao ay kulang sa pag-inom ng sapat na bilang ng tubig sa isang araw, maaari ang inyong ihi ay maging very concentrated. So ang ihi ay kombinasyon niya ng mga tubig at mga waste products. Ano yung mga waste products? Eh, mga basura, di ho ba? Kasama na po dyan yung mga ammonia. So ang ihi, pag medyo concentrated, kulang ka sa tubig, nag-aamoy na parang ammonia. Ngayon, ang unang tanong, paano ko malalaman, Dok, kung sapat na yung iniinom kong tubig o kulang sa pang-araw-araw? Eto po. Meron po akong pinapakita sa inyo ngayon na tinatawag na urine color. So, base po dun sa nakikita nyo ngayon, mga kulay ng ihi yan. Kung mapapansin nyo po, meron pong nakalagay na very good, yan po yung tinatawag na straw color. Ano yung straw? Yung parang kulay puti na may konting bahid lang ng dilaw. Yan yung tinatawag na straw color na very good po yan. Ngayon, kung mapapansin nyo, medyo paangat ng paangat ang kulay. From very good, naging good. Medyo yellow ng konti, pero very light yellow. Sumunod, medyo fair. Pero pag tingnan nyo yung dulo, yung nakikita nyo sa screen ngayon na pinakadulo dyan sa inyong bandang kanan, makikita nyo yung severe dehydrated. So yan ang unang basihan natin, base sa kulay ng ihi. Pero may magsasabi naman dyan, bakit ang kulay ng ihi ko mapula? Aba, ibang usapan yun. Baka naman parang pinaghugasan ng isda, eh baka naman dahil sa dugo yun. Hindi dahil dun sa tinatawag nating hydration o may kinalaman lang sa kakulangan ng tubig. So pagmasdan nyo maigian, siguro at mamaya, gawin nyo, kumuha kayo ng maliit na botelya, yung colorless o clear, at ilagay nyo yung ihi nyo at tingnan nyo kung anong kulay. So more or less, magkakaroon kayo ng idea. So, tandaan nyo pong sinabi ko, basta pag ang kulay ay parang bahagya lang ng puti hanggang sa konting bahid lang ng dilaw, yan yung very good na tinatawag. Okay, so pwedeng dahil sa sobrang dehydrated kayo, mag-umpisa yan doon sa may dehydrated, very dehydrated, saka sa severe dehydrated, dyan po nagkakaroon na ng matinding amoy ang inyong ihi. Ang kadalasang amoy ay parang malakas na ammonia, parang ganon, no? So yan yung babantayan nyo. Pangalawa, nabanggit ko rin po yung eating certain foods. May mga pagkain po na pag kinain nyo, expect nyo po ng ihi nyo, medyo naiibang amoy. Number one dyan ang asparagus. Ito'y proven ko na, ako mismo. Eh, pag minsan napapakain ka ng mga buttered asparagus o kaya yung mga steamed asparagus, pansinin nyo po ang ihi nyo.
eh, amoy maasim ng konti. Alam niyo bakit? Yung asparagus, nagpo-produce po yan ng acid. Ang tawag, asparagus sick. Asparagus sick. Dinagdagan mo lang ng IC dun sa dulo ng salitang asparagus. Asparagus sick acid. At yan po ay medyo masakit sa pangamoy, no? Masakit sa ilong yan. At alam nyo ba na mahirap din i-digest kasi ang asparagus, kaya ganyan na nangyayari. So, kung kayo po ay nakakain ng asparagus, huwag kayong magtaka kung ang ihi nyo ay medyo naiiba. Dahil ang asparagus, ay meron niyang tinatawag na sulfur metabolites. Napaliwanag ko itong sulfur metabolites nung diniscuss ko po yung abdominal gas. Na kung naalala nyo, kung napanood nyo po yung aking topic about abdominal gas, eh pag umututo kayo, dumighay, minsan may kinalaman din sa kinakain nyo na mayaman sa sulfur. So yan po ang pangunahing dahilan kung bakit medyo matindi ang amoy ng utot dahil sa sulfur. Okay. So bukod naman dito sa asparagus, yung mga Brussels sprouts, onions, garlic, yung mga pagkain na mahilig kayo sa curry, so yung mga chicken curry, shrimp curry, beef curry, kung ano-ano, salmon at pag-inom ng alak ay pwede magbigay sa inyo ng smelly urine. So wag po kayo magtaka ha. So ang solusyon lang dyan, syempre hindi ka naman kakain ng ganyan siguro araw-araw. So mapapansin nyo, after a few days na hindi nyo kinain yung mga yan, ang amoy ng ihi nyo ay babalik na sa normal, lalo na kung lumakas ang inyong pag-inom ng tubig. Number 3, pag-inom ng kape. Pag sobra ang inom nyo ng kape, pwede po magbigay din ng amoy sa inyong ihi. Anong dahilan? Nalaman nila na ang kape, bukod sa diuretics, ibig sabihin ng diuretics, ihi ka ng ihi. So pag uminom ka ng kape, kailangan uminom ka maraming tubig. Ipa-flush mo ngayon, yung mga sobrang tubig sa katawan nyo sa kakainom nyo ng kape, na dehydrate ka. Pati nga yung mga sodium nyo sa katawan na kailangan din ng katawan nyo ay naibababa sa sobrang pag-inom ng kape. So tatanungin ako, Doc, ano ba yung tamang pag-inom ng kape? Para sa akin, isa, maximum tatlo kung kayo'y bata-bata pa. Pero kung kayo po'y may edad, lalo na may alta presyon, eh mas maganda iwasan na po yan. Pero sa pangkalahatan, one cup of coffee ay hindi naman masama kung tutuusin. Di ho ba? Ngayon, kung kayo pa malakas uminom ng kape, lalong-lalo na po, may pasyente ako, 5 tasa raw sa isang araw. Tapos ang iniinom pa niya, matindi dyan yung mga barako, mga matitindi, malalakas, high caffeinated, no? Mas lalo po na mapapansin nyo, matindi po ang inyong amoy ng ihi. So yan ha, so binibigyan ko na kayo ng mga tips. Ngayon, pang-apat, very common po ito. Madalas ko marinig sa pasyente ko, Doc, pag-ihi ko medyo iba amoy. Pero may kasamang mahapdi pag umihi. O kaya parang punong-puno ang puson. O kaya putol-putol ang ihi. Ayan ay dahil naman sa urinary tract infection. So kung may urinary tract infection kayo o tinatawag nating UTI, infection sa daanan ng ihi, huwag din magtaka. Bakit? Yung mismong bakterya na nagmumultiply yan, pwede sa inyong pantog, ang nagkakos ng masangsang na amoy ng pag-ihi. So, para lang magamot yan, eh kailangan po natin ng antibiotics. Hindi ho ba? So, bukod dun sa masangsang ang amoy, basta pag ang ihi nyo hindi maganda, nagbago, at may nararamdaman kayo mga binanggit ko at napansin nyo ang kulay ng ihi nyo ay medyo parang pinaghugasan ng isda o kaya cloudy, maulap. Lalo na kung ito'y mabula, dapat po magpa-check kayo, baka may UTI kayo. Minsan may kasama pang lagnat yan at sumasakit po ang inyong likod doon sa tinatawag na flank pain. Hindi po doon sa likod na buto sa likod, kundi sa tagiliran ng dalawang buto sa likod, no? Doon sa may buto sa lower back na tinatawag. Then, pangkaraniwan sa mga babae na masama din ang amoy ng ihi dahil sila'y meron pong yeast infection. Ang yeast infection ay kilala din sa fungal infection. Eh, masabi ko na sa inyo to, karamihan ng mga babae, lalo na mga Pilipina, panayang hugas. Eh, masama din yung panayang hugas at masama din po yung ginagawang douching. Ano po yung douching? Aba, yung may nabibili kang parang pambomba dyan, pinapasok mo dun sa may puwerta at binobomba nyo ng tubig yung loob ng inyong puwerta, eh, minsan nawawash out nyo yung good bacteria. Dahil sa nawala po o nabawasan yung good bacteria na nagbabantay po para maging healthy ang inyong vagina, totoo po narinig nyo, healthy ang inyong vagina.
So may vaginal health na tinatawag, no? Eh, dahil dito, madali ho kayo magkaroon ng infeksyon. At ang unang-unang infeksyon na kadalasan nangyayari pag mababa ang good bacteria nyo, nandiyan na yung mga fungal infection kasama yan. So tandaan nyo. At common din po sa mga diabetic patient na dahil sa taas ng inyong blood sugar, madali kayong kapitan ng infeksyon. Mapa-UTI o bacterial infection o kaya yeast or fungal infection. Number 6, sexually transmitted disease. Ito yung mga sakit na naipapasa-pasa. So, sexually transmitted. Kaya tinatawag na minsan ping-pong disease. Bakit ping-pong? Para nagpapalitan kayo, no? So, pag sexually transmitted disease, yan yung mga chlamydia, trichomonas, yung mga tinatawag yung STD, okay? Alam na ng iba yan, gonorrhea, kasama dyan. Ito po mga sakit na to ay usually because of bacteria na nagkakaroon din ng pus or nana sa inyong daanan ng ihi, kadalasan yung urethra. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na urethritis o infection sa daanan ng ihi. Yan yung tinatawag na inflammasyon ng urethra. Dahil dito, nagkakaroon ng infection at pag umihi po kayo, bukod sa masamang amoy, mapapansin nyo mahapdi. Sa lalaki, pwede mismo yung daanan ng ihi. Sa babae, pwede yung daanan ng ihi, pati po yung labas o yung vagina. Number 7, kidney stones. Yung mga may bato sa bato. Yan, mapapansin nyo po, lalo na kung itong batong to ay nakaharang. Pag nakaharang yung bato sa daanan ng ihi at hindi kayo makaihi na maayos, hindi nyo nalalabas yung ihi nyo ng sapat, yung mga naiiwan na ihi sa inyong pantog ay pwede maging dahilan para mabuo o mag-multiply yung bacteria. Kaya ang ihi nyo punong-puno ngayon ng bacteria. So yan po ang nangyayari. So dito naman, mapapansin yun, parang naduduwal ka, masakit po yung tagiliran ng likod nyo, masakit yung sikmura o puson, minsan sikmura sumasakit, pero dahil may kinalaman pala sa infection sa ihi o kaya bato sa bato. So dapat makita kayo ng doktor kung kinakailangan tanggalin sa pamamagitan ng operasyon yung bato, kailangan magawa yan. Kung hindi, tuloy-tuloy yan at makakasira ng inyong bato. Number 8, diabetes. So yung mga may diabetes dyan, pansinin nyo, kung mataas pong inyong blood sugar, ang ihi nyo, ang amoy eh, hindi naman siguro mabantot. Kung hindi, medyo fruity, matamis ang amoy. Minsan yung nga dahilan bakit nagkukumpul-kumpul ngayon yung mga langgam. Uy, punta tayo doon, matamis yung inidoro. Mapapansin nyo, ang daming langgam sa inidoro. So dapat, makontrol ang blood sugar para makontrol din po yung masamang amoy sa inyong pag-ihi. Number 9, pwede po na yung iniinom nyong bitamina o mga gamot na iniinom nyo sa anumang sakit. Sa bitamina, ang notorious dyan yung vitamin B. Yung vitamin B, kadalasan, ang kulay ng ihi nyo dark. Napapagkamalam mong dehydrated ka, yun pala dahil doon sa vitamin B. Medyo kulay dark orange pag uminom kayo ng vitamin B. Ang tawag dyan, metabolites, no? Yung napaggamitan ng inyong katawan doon sa vitamin B at yung mga latak o yung tinatawag natin mga napaggamitan na, yan ay linalabas sa ihi. Kaya nagiging kulay orange ang inyong ihi. Yan po yon. Medication, minsan may mga antibiotics na pwedeng magdulot din ng masamang amoy ng ihi. Pero kadalasan pag antibiotics naman, may duration ng pag-inom. Usually, bibigay sa'yo for 5 days or 7 days. Depende sa anong klaseng antibiotics at sa anumang sakit na meron kayo. Then ano pa? Liver disease. Ito, mabigat. Alam niyo po ba na pag mayroon kang problema sa atay, ang ihi niyo mabantok din. Masamang amoy. Pero anong ibang mararamdaman nyo bukod po dun sa pag-ihi nyo na masamang amoy? Mapapansin nyo, naduduwal kayo, nasusuka, masakit ang tiyan, naninilaw ang balat, ang tawag jaundice, pati mata naninilaw, nangihina, bloatedness, o pakiramdam nyo palagi may kabag, at bumabagsak ang timbang. Pag tinignan yung ihi, parang kulay tsaa. Yan. So yung mga may hepatitis, alam nila to. Kung nagkaroon na kayo ng hepatitis, mapa A or B yan, pansinin nyo pong ihi nyo, kulay iced tea, na walang ice. Okay? So ano yung mga strategy? Tuturuan ko po kayo, paano maiwasan ang ihi na napakabantot. Number 1, avoid nyo yung mga pagkain na nabanggit ko kanina.
make sure number 2, uminom na maraming tubig. Number 3, bumisita kayo sa CR. Basta pag kayo naihi, umihi na kagad. Number 4, i-manage nyo po yung mga chronic medical conditions tulad ng diabetes. And number 5, consult nyo yung doktor nyo bago kayo magpalit ng gamot o magpalit ng mga vitamins o supplements. I-consulta nyo muna sa doktor nyo. Siya magsasabi kung pwedeng palitan ng mga ito. Then, ang healthy urine habits naman. Ano ibig sabihin ng healthy urine habits? Ito yung mga dapat nyo makagisnan. Number 1, dapat umiihi ka ng 5-7 beses sa isang araw. So, pag marami kang inumin tubig, mas maparami pa kaysa dyan sa 7 beses. Pero yan yung pinakabasihan natin ng minimum na tamang pag-inom ng tubig. Kasi pag uminom ka ng tubig, umiihi ka ng 5 to 7 times, yan ay masasabi natin na sapat lang. Tama na. Then number 2, medyo pag-iihi ka lang, pag talagang naiihi ka. Huwag niyong pipilitin na umihi dahil yung iba sa inyo parang pinupush niyo, no? Yung puso niyo para mailabas kagad yung ihi, nagmamadali. Huwag niyong gagawin yan. Dahil pag ginagawa niyo yan, dadating yung time na hindi na makaya ng puso niyo na makontrol ang inyong ihi sa pantog. Then number 3, take your time pag kayo iihi. Make sure na hayaan mo yung dumalo yung ihi nyo ng natural. Yan ang pinaka-importante, okay? So, very important yan. Huwag din magpipigil ng ihi. Kung naiihi kayo, make sure umihi po kayo agad. Okay. Ngayon, ang tanong ko kanina, sino mas mapangi ang ihi? Ang lalaki o ang babae? Ano sa tingin nyo? Ang sagot. Ang sagot. Ang mga lalaki, pag umihi, dumadaan sa tubo. Pero mga babae daw, pag umihi, dumadaan daw sa imburnal. Naku, biro lang yan ha. Baka, biro lang yan ha. Baka mamaya may bash na naman sa akin. Nagbibiro lang po ako. Pero sa totoo lang, ang ihi ng babae at saka ihi ng lalaki ay pareho lang ang amoy. Nagkakatalo lang. Alam nyo saan? Pag umihi kayo sa inidoro, dapat na-flush nyo agad. O kaya nabuusan nyo kagad. Dahil pag nagtagal yung ihi dyan, yan po yung nagpo-form ng bakterya. At yung bakterya na yon ang nagkukos na mas mapangi ang ihi. Kaya ang sagot, mas mapangi ang CR ng lalaki kaysa sa babae. Bakit? Dahil ang lalaki kung umihi, wisik-wisik. Ang babae pag umihi, diretso sa imburnal. Eh, hindi pala. Diretso po sa inindoro. At diretso na pa-flush. So, yan po ang sagot. Okay? So, sana nagustuhan nyo po yung paliwanag ko. Siyempre, huwag nyo kalimutan yung thumbs up. Tapos, mag-subscribe. At siyempre, click nyo po yung notification bell kung nagustuhan nyo po yung aking paliwanag. Okay? Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong goodbye sa kalusugan. Bye-bye!